So, pag-uusapan natin ngayon, guys, yung kaso ni ng isang vlogger na si Calvo. O sa tawa, kung kilala siya na tawagin si pangalang Ninyo Barsaga Roel Bayon. So, ang impormasyon na to ay nasa social media na na-arrest nga siya sa Baguio. Diba? Sa kasong, ano, 3 times of libel. Cyber libel. Yun. So, relate dito yon sa cycle ng kaso. Ang gusto ko lang i-explain dito yung cycle ng kaso. Kung paano ba nangyari o possible na nangyari sa kanya. Bakit umabot sa warrant. Hindi agad siya nakapag-bail. Which is na ang cyber libel ay bailable naman. So, ninyo ha, congratulations sa iyo. Nakalabas ka. So, saan ka man naroroon, ay naroroon, diyan ka lang. Dito naman kami. So, dahan-dahanin lang natin para lalo nating maintindihan. O, sa mga nababagalan, sumakay kayo. Kasi ako maglalakad lang. So, siguro ang nangyari nito ganito yan. Kaya nawaran siya at nakulong na hindi niya alam na may warat na siya. Yung complaint, siyempre, nireklamo siya noong mga taong ginawa niya ng posibleng kasalanan. Sabihan natin, pinagbumura niya sa social media, siniraan niya sa social media. Yun yung mga allegation. Still allegation pa ng laman. Na later, na inamin niya nga na inutusan siya. Yan ang sabi ng social media, wag di galing sa akin yan, ha? Hindi ko hakaaka yan. So, ganito yung mga kapatid ang nangyari bilang isang criminologist, bigyan lang kayo ng idea kung paano tumakbo ang kaso na sa pagkakulong niya at nakabil siya. So, possible yan na nagkaroon siya ng complaint, na reklamo siya ng mga taong inaagrabyado niya. So, si yung complaint, so, dito tayo sa box number 1 sa bandang kaliwa. Complaints, 3 counts of libels. Cyber libel, narader. Pagkatapos, dinala sa prosecutor. Si prosecutor, gumawa ng subpoena. Pero, yung subpoena, hindi nasagot ni Ninyo. So, ngayon, hindi niya alam, hindi siya nakapag-counter affidavit. Okay? At ngayon, siyempre kapag walang counter, mag-i-evaluate ng prosecutor resolution. So, magpo-proceed pag mayroong probable cause. Siyempre, sinampayan. Probable cause. Napunta sa warrant. At yung pag may warrant na, uutusan ang police na hulihin ang taong under warrant. At pagkatapos, pansamantalang i-co-custody. So kapag ang warrant, ang kaso ay non-bailable, so diretso na kulong ang isang suspect. Kapag bailable, so pansamantala, kukulong yan habang ipoproseso ang bail. So, yan na yan. Sa pangatlong box natin. Bail. Usapang bail. Mahaba yan. Ang bail ay may requirements. Hindi lang porque may pera ka, ay magbibail ka na. So, may mga requirements yan. So, hanapin nyo na lang sa ating video yung requirements ng bail. Tapos yan, after bail, hearing. Sinama ko na yung hearing. So, yung hearing, dyan tumatagal yung kaso. So, walang ano yan. Walang timeline kung kailan matapos. Walang korteng nagbibigay ng timeline siguro kung kailan matatapos yung kaso. So, kasi ang bawat korte ay depende yan sa load nila kung alin ang unahin nila. Usually, yung mga mabibigat na kaso. So, kayo na hindi kayo mabibigyan ng due date ng kaso kung ilang taon siya matatapos kasi nakadepende yan sa kaso. So, proceed tayo sa pang-apat na box na bandang kaliwa ay ang possible na niyan ay susunod, sentence. Yung sentence naman, or promulgation of sentence, or
promulgation of decision. So, dalawa yan, nahahati siya sa guilty or dismiss. Kapag, siyempre, pag na-dismiss, o hindi dismiss, wala lang kaso, tapos na. Ngayon, kapag nag-guilty siya, sabihin natin, imagine natin, nag-guilty siya sa 3 counts of cyber libel. So, estimated ng cyber libel, ang maximum is 6 years. So, meron siyang makukuha na sentensya na 3/6. So, 3/6 is 18. So, hindi siya cover ng probation kasi ang probation is 6 years maximum lang. Kung iisang libel lang yan, possible na makapag-apply siya ng probation. Since na 3 yan, sabihin natin mag-guilty ang 2 dyan or 3, so 18. Ngayon, kapag nagsintensya, ay isisint naman siya sa koreksyon. So, pagsisilbihan niya ang ng akusado ang sintensya niya. So, huwag kayong mag-alala. Mayroon pa naman chance sa koreksyon. Mayroon pa tatawag na commutation of sentence, yung makapag-serve ka ng 1/4 para makapag-apply ka ng ano bang tawag nun? Nakalimutan ko na. Kagabi lang, nasa dulo ng dila ko yan. So, yan guys, yung cycle na naman nangyayari sa pagkakaso. So, hindi natin alam kung sino nagkaso sa kanya. Tingnan nyo na lang sa internet kung sino. Kayo naman mag-research. So, para sa servisyo natin, naka-join sa membership ay priority natin. Mag-join lang kayo dyan para ma-prioritize natin kayo. Get your appointment, mag-PM lamang para sa schedule at kung free tayo, video call po tayo para mas madali at makaintindihan tayo. So, yung pangalan natin sa Messenger ay Pulisya ko, yung may Raiders na na-profile. Raiders lang muna ang profile natin. Pag nakaluwag-luwag tayo, bibili tayo ng helicopter para medyo mataas-taas naman ang lipad. So, maraming salamat, no? Thank you for watching. Iyan po muna ang ating video ngayon. Pagpasinsyahan nyo na ang aking sulat kasi napakaganda talaga ng aking sulat. So, maraming salamat sa mga nagsusuporta at sa mga nagjo-join. So, please support. Hindi po bayad yan. Support lang yan sa ating YouTube para mabus ang ano natin, joint membership. So, hanggang sa muli. Ako yung nagsasabi, hindi lahat ng criminologists ay nagpupulis. Yung isa or yung marami, o ba, ipakalat-kalat lang dito sa social media, i-PM mo lang kung gusto nyo ng assistant. Ganyan po ang mga criminologists, mababait. Pwede kayong i-assist kung matibay ba ang kaso o matibay. Thank you for watching. See you again in my next video.